Patience 3, isama na lang po sa 8. May confidence mo ba yung 1? And to me, whom I'm less than the least of the saints, His grace equal pa rin sa salita. I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ and to make all men see what's the fellowship of the mystery which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Now, advance ko na lang po hanggang sa start ko po sa 17. Okay, sabi ko dyan, that Christ may dwell in your hearts by faith, that He, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and the depth and the height, and to know the love of Christ which passes knowledge, that He may be filled with all the fullness of God, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, and to Him be glory in the Church by Christ Jesus, God of ages, for without end. Pray pa lang sa pagkakataon at pagpalain mong bawat isa sa mga salita ng Panginoon. Sa mga salamat sa Church of the Lord, nagkatapad sa inyo, I pray na kayo po magsama sa bawat isa, mga guest of the Lord, mga kaibigan churches, mga kaibigan natin. Jesus, may pray. Amen. Okay, so, title po ito is Glory in the Church. So, sabihan lang po ako ng bigla, pero may nahukay ako sa aking. Okay, so, kaya po ito ng 5 minutes, basahin ko na lang. The title po is Glory in the Church. Ang text po natin na binasang kanina is Ephesians 3:21. Alam-alam po natin ang si Paul. Siya po ay nag-establish mga churches, maraming lugar. But kaya po pina-follow niya by means of letters. Again, Glory in the Church ang title. Pag-usap natin sa binang glory, ang isa binang glory is a statement of high honor. No? Maganda po yan. And a state of great gratification or exhortation or exaltation. Biblical example po. For example, pinapagod ito natin sa Revelation 4:11. Ito po yung pasal Diyos. Sabi niyan, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Okay? Another is Revelation 19:1. Sabi po dyan, And after these things, I heard a great voice and much people in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power unto the Lord your God. So, doon lang muna. No? Pero ang glory lang po, yung parang yung highest honor. So, pag madas ko example po dyan sa church, is yung pag, kasi nga, gusto mo yung mga basketball, di ba? Ako dyan, hindi dyan. Pero pag nag-celebrate dyan, yes! Ganun-ganun po, parang nakapanood po, kaapon lang, eh, yung pagawa sa sakyan. Hindi ako nanonood po niyan. Eh, wala akong magawa kasi tagal na nag-aayos. Yung pinanood kay NCAA, yung parang nakilala sa Beto na talo daw. But anyway, talagang nagwawala, talo daw sa US, ganyan. So kaya sabi po ng mga meme, no? So, alam mo yung mga meme, ang mga parika ko sa mga people, no? Kaya, sabi doon, kung ang mga Kristiyano lang ay magiging excited sa church, katulad ng mga yan, mga nagbabasketball, saan man yan, sana daw ay evangelist ng buong mundo. Anyway, totoo po yun. But, amen ba? Amen. Ang tanong, ganun ba tayo? Ganun ba tayo mag-soul meaning? Ganun ba tayo mag-preach? Na parang, Yes! Ah, hindi ko first time dito. Basta ko sa'yo lang. Kasi gusto ko sa mga connect. Kasi pag hindi pala nakakonect tayo sa preaching, at yung iba nagdadaldanan, nasabi natin, glory to the church! Anong ibig sabihin nun? At ako po ay kahit maliit na church pa kami, sabi ko lagi sa church, ito po, kaya nila pilala si Pastor Padua, pilala po yan sa school, tsaka po yung pastor siya ng pastor ko. Hindi po biroan ang ministry. And ang katotohanan, naging ganun nga po, dahil even Baptist Church ay sumusunod sa manong uso sa libutan. At nakakalungkot kasi pag binasa mo ang page ng Bible, hindi ganun ang makikita mo. Kaya, ayun. Salamat po, nakinig na lahat siguro. Pa-record ba yun? Bakit na siguro? Anyway. Kaya yun po ang glory. Sana ganun tayo sa church. Ngayon, yung church po is originally, ang ibig sabihin lang po ng congregation. Katulad po ngayon dito, nag-congregate tayo. Salamat tayo ay sa pangalan ng Panginoon, nagkakatipon-tipon. Amen? Hindi lang sana siguro sa aming kasi may kain na kami every lunch.
Hindi sana ganun. No? Dito naman siguro, ganda sa church po dito eh, pastor eh. Hindi sana sa ito, Lord, what? Sa ganda ng awitan, sana tayo po ay nagtitipon sa pangalan ng Panginoon. So, bilisan ko lang po ito. Ang aking voice po, tatlo, apat lang. Okay? So, sinabi po doon, the glory correctly belongs to God. Amen? Ibig sabihin po nito, kasi nangyayari po talaga, ako lang, napaganda ng choir. Ang galing talaga yung ano, taas ng boses. Ano ba niya? Kasi total na doon po talaga eh. Yung glory minsan ay iba yung natutwist yung meaning. At sa halip na salita ng Diyos, ang Panginoon ang may taas, sabi ko nga, sa akin po, pag tayo dito, tinamad na mag-solvating, hindi na sa church ang glory, hindi na rin sa Panginoon. Para tayo sa CCF dito. Kasi siya lang po pastor, ha? Kailangan ako ng pastor eh. Pag nag-fish po kasi ako, ay walang boundary. Meron na, pero baka may kaibigan ko yung CCF eh. Ako din po meron, okay? Hindi na mula. Okay. So ang glory po dapat belongs to God. Kaya sabi ko sa aming pinakaming passage, and to Him be glory. Hayaan natin siyang malolate. At kaya pag meron dito ngayon, tumatambing na dito na ano, kakanta lang, tambing pa. Sandali, no? Magtanong na tayo, men. And then, point number two, hindi ko po na tayo ngayon ang sarili, but anyway, point number two, the glory is centered in the church. So, sinabi na kanina, glory belongs to God, pero dapat po centered in the church. Pero hindi tayo magtatagal. So, kaya po ako yung mga yung church ito sa mga haya. Kasi nga po, ito yung mother church namin. Tapos nakita namin, nakapata ng pastor po dito. Puro salita ng Diyos, salita ng Diyos, salita ng Diyos. Walang sawa. At bakit tayo magsasawa naman? Ito yan talagang ating manual eh. Amen? Dito lang gagawin ang pangyarihan ng church. So, bakit tayo liban dito? Kaya sabi po dito, ang ngayon sa panahon po natin, ako po ay kasi nung bago mag-college, college time. So, ang dami ko rin po kasi uso na po yung technology, pastor eh. So, maraming ang makukuhaan din ng information outside of the church. So, tama ba yun? So, may mga nakita tayo dyan, mga churches na hindi ka church, mga para-church. Ano po yung para-church? Beside lang. Ibig sabihin, sideline. So, hindi church yung may muna, hindi pastor, mga kung sinong businessman na ginagamit ng salita ng Diyos. Maganda po ba yun? Ina may maganda kasi kahit paano may narinig, pero hindi po maganda yun. Pag tayo ay seryoso sa ministry, dapat ang glory sa Panginoon at nakasento po in the church. Eh, pastor, hindi lang ganyan lang eh. Paano eh? Kung gusto kong mga ganda dito, may games kami, sports. Hindi naman sa church yun eh. Iba nga, ginagawa yun. Kung okay lang naman, kung balance, no? But anyway, glory correctly belongs to God. Glory is centered in the church. Pangatlo po. Yung sabi po din kanina, ay in Christ Jesus. Okay? Ano yun? And to God, centered in the church, through Jesus Christ. Ibig sabihin po, sa pamamagitan ng Panginoon na, alam natin, karamihan po tayo dito, dahil ating katoliko, ano man yan, at mayroon tayong alam na, iba't ibang churches na ginagamit lang ang salita ang pangalan ng Panginoon. So obviously, hindi po yung ibig sabihin natin. Ibig sabihin talagang tunay na Kristo. Alam niyo lang po yan, no? So kaya, tapos ko lang. Pang-apat po is, glory is ceaseless. Last na po ito, sabi dyan, world without end, amen. Amen? Amen. So saan po ito yung glory? Sa Panginoon, through Jesus Christ, centered in the church, pero sabi doon, the glory is ceaseless kasi sabi doon throughout all ages. Amen? Yes. So may mga nagsasabi na may dispensation daw ng church na naniwala doon sabi all ages. Sila po. God bless you. Amen.